Guys, welcome back sa ating channel. Today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-trace, mag-print at mag-cut gamit ang Silhouette Studio at Cameo 4. Ang materials na gagamitin natin is dark transfer paper. So, umpisa na natin. Una, pumili muna tayo ng ating design. Pero iset muna natin yung ating paper, itong media size. Dahil yung size ng dark transfer paper is A4, kailangan nasa, nakaset ito sa A4. At i-on din natin yung ating registration mark. Tapos sa setting ng registration mark, yung length niya nakasagad, yung thickness sagad niya rin, then yung insert isagad nyo naman pababa. Then, ang gagawin natin, iti-trace natin tong image na to. Select nyo tong open the trace panel. Select trace area. Then, i-highlights natin yung image na ating ititrace. Then, ang ikakat natin dito is yung outer edge. Kaya, ito ang ipipili natin, itong trace outer edge. Ayan. Then, tanggalin natin yung image. Kung nakikita nyo, ito na yung red line. Yan yung ikakat ni Cameo 4. Pero lalagyan natin ito ng offset dahil yung cut niya is sakto mismo dun sa image. Gagawin natin is lalagyan natin ito ng offset. Select nyo lang to, then select open the offset panel, then mag-offset tayo palabas. Click nyo itong offset. Yan. So naging dalawa yung line niya. So itong nasa loob, hindi na natin to gagamitin. Itong nasa labas ang gagamitin natin, pero masyadong makapal yung offset niya. Kung titignan nyo, yan. So medyo makapal yung offset niya, babawasan lang natin. Then iset natin to ng 0.05 para lumiit lang yung kanyang offset. Then i-select natin itong nasa loob dahil yun yung i-delete natin. Dahil kung di natin ito i-delete, ikakat din ito ni Cameo. So, yung size itong nasa loob is 6.103. Then yung nasa labas is 6.203. Ang i-delete natin yung nasa loob. Ayan. Kaya kung ibabalik natin tong ating image, kung mapapansin nyo, meron na siyang offset. Pero, ang gagawin natin dito ngayon, ititrace din natin or bubutasin din natin tong mga part na nasa loob. Hindi na natin imamano-mano, gagawin natin, isasabay na natin sa pag-cut gamit ang Cameo. Kaya ituturo ko rin sa inyo kung paano natin naman ikakat itong mga nasa loob. Simple lang gagawin natin. Ilabas muna natin yung image. Dito natin gawin sa side na to. Ang gagawin nyo lang is open the trace panel ulit. Then select trace area. I-highlights nyo lang tong area na kailangan nyo. Then, ang i-click naman natin is itong ano, trace the entire image. Then, alisin muna natin yung image. Then, right-click, release compound path. I-zoom natin para makita pa. Yan. So, ito lang yung kailangan natin. Ito. Itong area na to, yan lang ang kailangan natin.
So, tapos, in the rest, delete na to. So, ganun ulit ang gagawin natin. Itong area na to, itong area na to, ito, at ito. So, pagsabay-sabay na natin kunin yon. I-highlights lang natin. Ulit nyan. Then, trace. Then, set aside muna natin yung design. Zoom lang natin ng konti. Then, right click. Release compound path. Then, kunin lang natin yung area na kailangan natin. Yan. Tapos, yung the rest na hindi na kailangan, i-delete ulit. Yan. Then, ito naman, itong area na to, ito, at ito. Ganun din ulit ang gagawin natin. Right click, release compound path. Yan. Yan. Then susunod is ibalik natin sa pwesto yung ating design. Yan. Tapos yung mga kinat natin na naka-trace, siya namang ipwesto natin para makuha natin yung tamang pwesto kung saan dapat natin ito ilagay yung mga tin-raise natin kanina. Ayan. So, nakuha na natin kung saan nakapwesto yung mga tin race natin. So, syempre, kung naglagay tayo ng offset sa outer edge, dapat magkaroon din tayo ng offset dito sa loob. Set aside ulit natin itong design, itong image. Then, click natin to. Then, select ulit natin itong offset. Pero ang gagawin naman natin ngayon is mag-offset tayo internal. Ito yung sa-select natin. So kung napapansin nyo, malaki din yung masyado makapal yung offset. Mabawasan lang din natin. Ang gawin lang naman natin is 0.03. So ang i-delete naman natin dito ngayon is yung nasa labas na linya. Ito. Dalang gagamitin natin line is itong nasa loob para magkaroon ng offset dito. So, ganun lang din yung gagawin nyo sa lahat ng mga trace na nasa loob. Then, set ulit natin ng 0.03.
Then delete lang natin yung hindi na kailangan. Okay na. So balik natin yung design sa kanyang position. Yan. So kung mapapansin nyo, ayun na, meron na nga siyang offset sa loob. So kaya pag kinato ni Camillo, ito butas na to. Ang matitira itong gilid na nasa itong white na gilid. So, lahat naman ng trays na nasa loob is nalagyan natin ng offset. Ito rin. Ayan. So, ganun lang po yung pag-trace gamit ang Silhouette Studio. Then, ipiprint natin to. Pero itong image na to, ipiprint natin to sa Silhouette Studio, hindi sa Photoshop. Dahil kasamang ipiprint itong registration mark. Yan. Itong nakikita nyo yung black line na to, yan yung mga registration mark. Tsaka ito, tsaka to. Yan yung babasahin ni Camillo para ikat niya ng tama yung ating design. So, ang setting lang naman yan is, ayan, print, ayan, kaya, ito, katulad na ito, meron naman na akong setting para sa A4 size, ayan, okay lang natin siya, ayan, apply, then yan, ipiprint na natin siya. So, after na ito, ipakikita ko naman sa inyo, kung paano siya, after natin ma-print itong image na to, ipakikita ko naman sa inyo kung paano ika-cut ni Camillo itong ating design. So ito, tapos nang mag-print si Epson 120. So ito na. Kailangan naka-line to dito. Then yung ating setting sa pagka-cut. Send lang natin sa send. Then set natin yung date sa number 2. Force 10. Speed 3. Then yung materials. Dahil dark transfer ating gamit, iset natin ito sa heat transfer printable dark pipe, dark fabric. In action niya, cut. Tool, auto blade. Once na nakasalang na to sa ating Camillo 4, click lang natin yung send para mag-start na siya mag-cut. So, na-trace na lang ating Camillo 4 yung mga trays
mic. So, inunyukin natin muna sa loob. Yan yung sa labas naman ang pinakatagami ngayon. Ang sumakto lang naman sa image yung kanyang cut. Then check natin. So, i-weed natin. So, kung napansin nyo, pati yung sa loob, no, kinat niya na. So, hindi na natin kailangan imano-mano pa. Saktong-sakto yung kanyang cut. So, kung makikita nyo, merong offset yung ating image, pati dito sa loob. Yan. So, pwede na natin itong i-print sa ating t-shirt. Abangan nyo na lang to sa susunod na video na gagawin ko. Dahil meron pa itong kasamang ibang design. So, yun lang po. At sana may natutunan kayo sa ating video. At, kung nagustuhan nyo yung ating video, paki-like at paki-subscribe na rin po. At i-click nyo po yung ating notification bell para sa mga upcoming video. Smart beat po kayo. Thank you po.